Maraming artist ngayon, lalo na yung mga baguhan pa lang, ang hindi nakuha ang kanilang reference dahil mali ang kanilang paraan ng pag-grid. Meron namang iba na nagagawa ang tamang paraan ng pag-grid, pero hindi pa rin nakuha ang reference. So sa video na ito, ipapakita ko ang tamang paraan ng paggawa ng grid lines at ang mga application na makatulong para ma-improve ang iyong pag-grid. Higit sa lahat, para ma-improve ang accuracy ng drawing sa reference. So for the sake ng mga hindi pa nakakaalam, yung grid line ay yung mga vertical at horizontal line na nagsisilbing guide para makopya ang reference. Ito rin ang paraan para matransfer yung outline ng reference sa iyong papel depende sa iyong gustong laki. So kung may mga magtatanong kung pandaraya nga ba ang paggamit ng grid lines, lagi pong tandaan na gridding is not cheating. So para mas maintindihan yung concept ng grid lines, gumawa pa ako ng isang sample. Dito may dalawang magkaparehas na box na may magkaparehas na rows at parehas na numbers of columns. Lagyan ko ito ng numbers sa taas at letters sa gilid. So ang gagawin mo lamang ay kukopyain ng maigi kung ano ang nasa loob ng box na yun. Halimbawa, sa row number A, column number 2, and then sa A, row A, column 3, hanggang sa makuha mo na ang iyong pinaka-outline. Ngayon, i-apply na natin siya sa pag-uport. So, kung blurred o malabo ang iyong reference, I recommend na gumamit kayo ng ganitong app, ang Remini. Madadownload siya sa App Store or Play Store. Kagandahan sa app na ito ay nagiging vivid at mas detailed ang mga blurred photos. Kaya mas magaan na itong i-portrait at i-drawing. Ito naman yung app na ginagamit ko sa pag-grid ng reference, ang Drawing Grid Maker. Madadownload siya sa App Store or Play Store. So kung may ganito na kayong app, tuturo ko sa inyo kung paano ito gamitin. Una, click mo lang app. Then, click mo yung folder button. Pagkatapos, hanapin mo yung reference mo. Kung black and white ang gagawin mong drawing or portrait, click mo yung BW. Palagi din click yung SQ para maging squalado yung rows and column. Ang pagsaset ng grid lines ay depende sa iyong reference. Kapag masyadong close up o malaki yung mukha ng reference, iset mo ang row ng mas konti. Kung mas malayo naman o maliit ang mukha ng reference, iset mo ng mas marami ang rows. Para naman iset ng mas manipis ang grid lines, iset mo ito sa 0. Kung gusto mo naman palitan ang kulay ng iyong grid lines, set lang ang RGB at isagad ito upang maging white ang iyong grid lines. Pwede mo rin i-adjust ang opacity, depende sa iyong gusto. Ang kamalian ng ibang artist ay nasasapawan ng grid lines ang reference. Ang nangyayari, nagdi-distort ang kanilang output at hindi nagagaya ang reference. Laging tandaan na dapat manipis lang at naka-opacity ang grids ng reference para makopya ito ng maayos. Laging tandaan na dapat nauunang i-grid ang reference bago mag-grid sa papel. Mali kasi na nauunang mag-grid sa papel at itatransfer ang bilang ng grid sa reference, nasasaalang-alang ang accuracy ng iyong drawing sa reference. Gawin na natin siya sa papel. Una, lagyan ng tanda ang midpoint ng papel upang maisentro natin ang drawing. Lagyan ng maliit na guhit ang papel base sa bilang ng grid mula sa app. Ang bilang ng grid na ginawa ko kanina ay 20 rows at 16 columns. Pwede rin gumamit ng mga dots. Pagkatapos, pag-meet ang mga ginawang dots o tanda mula sa taas papunta sa baba, saka sa kaliwa papunta sa kanan.
Tandaan na kapag lumiliit ang grid, mas nagiging malaki ang accuracy ng drawing. Kaya naman kapag hindi naka-close up o malayo ang mukha ng reference picture, kailangan na madalas o marami ang grid na gagamitin. Kapag naman naka-close up o malapit ang mukha ng reference picture, ayos lang na madalang o konting grid lines ang gamitin. Para mas maintindihan pa ng mas maigi, bibigyan ko kayo ng example. Picture ito na hindi na-close up. Kapag ginamitan ko siya ng madalang na grids, mahirap makuha ang details ng reference. Pero kapag ginamitan ko ng madalas na grids, mas magaan at madali kong makukuha ang details ng reference. Ito naman ang sample ng naka-close up picture. Ginamitan ko siya ng madalang na grid lines. Pero maaari ko pa ring masundan ang details dahil malaki naman ang outline nito. Maaari rin namang madalas ang grid na gagamitin, pero ina-advise ko na huwag na gawin dahil maaari pa itong magdulot ng inyong pagkalito. Para naman sa ating thought of the day, practice makes improvement. At yung isa pa, don't compare your artworks to the other artists. Compare it to your previous arts. Tandaan na ang the best appreciation is from yourself. So ayun na muna para sa video na ito, and sana may natutunan kayo. Please leave a like, comment, and share. And please subscribe. Thank you.